150 pamilya ng tribong dumagat ang nakinabang sa isang community outreach program at information awareness drive na isinagawa ng Club I, YSMX Philippine Incorporated, Nueva Ecija Chapter sa tulong ng Philippine Academy of Family Physicians Incorporated, katuwang ang 84th Infantry Victorious Battalion sa Sitio Bulac, Barangay Rio Chico, General Tino, Nueva Ecija, Camacailan. Ang isinagawang We Ride, We Care, We Share o ang naturang aktibidad ay nagkaloob ng libreng medical check-up, gamot, food packs at hygiene kits para sa bawat pamilya. Nakatanggap naman ng school supplies, damit at laruan ang mga bata. Mayroon ding pagkain at libreng haircut na ikinatuwa ng mga dumagat. Napakaganda nga po talaga nung ginagawa nila na pagtulong. Para po sa amin, napakalaking bagay po nung natulong para sa amin talaga. Samantala, nagbahagi si First Lieutenant Junbert N. Ulan-Ulan, Bravo Company Commander ng 84th IB, ukol sa mapanlinlang na gawain ng mga teroristang komunista sa mga katutubo. Nagpaabot ng pasasalamat si Lieutenant Colonel Enrico Hill C. Ileto, Commanding Officer ng 84th IB sa Club I, YSMX Philippine Incorporated, Nueva Ecija Chapter at PAFP sa kanilang initiative para matulungan ang mga kapatid na katutubo. Aniya, naway patuloy na magkaisa ang bawat ahensya para sa ikauunlad ng mga katutubo sa Nueva Ecija. Ang pagtutulungan ng bawat ahensya ng gobyerno ay mahalaga para sa ikauunlad at para sa hinangad nating kapayapaan. Mula dito sa San Jose City, ako si James Volodensial, ang inyong kaugnay. Dumalo ang mga kasundaluhan ng Tarlac sa Provincial Management Coordinating Committee upang mas paigtingin ang ugnayan para maitaguyod ang programa ng pamahalaan. Mag-uulat si John Lawrence Ondibilla. Provincial Management Coordinating Committee meeting dinaluhan ng kasundaluhan sa Tarlac. Nagtipon ang mga miyembro ng Provincial Management Coordinating Committee o PMCC ng Tarlac sa isang meeting na pinangunahan ni LGOO8 Army V. Vactad, ang bagong Provincial Director ng Department of Interior and Local Government, DILG Tarlac, na ginanap sa DILG Provincial Office, Barangay San Vicente, Tarlac City, Camacailan. Ito ay naglalayong paigtingin ang pakikipag-ugnayan at pagtutulungan ng bawat miyembro mula sa iba't ibang local government agencies at security sector upang makabuo ng mekanismo at paraan upang mas lalong maitaguyod at maipatupad ang mga proyekto at programa ng pamahalaan sa lalawigan ng Tarlac. Sa naturang meeting ay tinalakay ni First Lieutenant Jefferson V. Tungpalan, ang CMO Officer ng 3rd Mechanized Infantry Battalion, ang pagsisikap ng unit upang maitaguyod ang pangmatagalang kapayapaan, kaunlaran at hikain ng unit na mabigyan ng sapat na atensyon ang kapangalan at benepisyo ng mga dating rebelde na sumuko na sa pamahalaan. Binigyan din naman ni Captain Giancarlo A. Tabacolde, ang Commanding Officer ng 31st Mechanized Infantry Company, ang unit ng 3rd Mechanized Infantry Battalion na nakakasakop sa Tarlac City, ang pagtutulungan at pakikipag-ugnayan ng iba't ibang ahensya upang maisagawa ang Retold Community Support Program o RCSP sa tatlong barangay ng Tarlac City. Samantala, pinasalamatan ni Provincial Director Vactad ang lahat ng dumalo sa meeting at hinikayat ang bawat kinatawan ng bawat ahensya na magtulungan at makipag-ugnayan alang-alang sa kaayusan at katiwasayan ng probinsya ng Tarlac. Kabilang sa dumalo sa meeting ay sina Police Lieutenant Colonel Augusto P. Pasamonte, ang Deputy Provincial Director for Operations or DPDO ng Tarlac Provincial Police Office, Chief Inspector Rene Pesetan ng Bureau of Fire Protection, Jail Inspector Hilaria Isabel Pantig ng Bureau of Jail Management and Penology, Attorney Joven Bulislis, ang Provincial Officer ng National Police Commission, at mga cluster team leaders ng DILG na sina LGOO7 Fortunato M. Abraham at LGOO7 Renalyn D. Iglesias. Sa pagtutulungan at pagkakaisa ng bawat ahensya ng gobyerno, madaling maitataguyod at maipapatupad ang mga programa at proyekto ng ating gobyerno. Ako si Lawrence Ondibilla, ang inyong kaugnay.
Nakiisang Wildcat Battalion sa isinagawang Duterte Legacy Barangayanihan Caravan towards national recovery sa pamamagitan ng outreach program at information caravan sa Ilocos Norte. Mag-uulat si Rafael Dugduban. Nakiisa ang 24th Infantry Battalion Philippine Army sa isinagawang Duterte Legacy Barangayanihan Caravan towards national recovery sa pamamagitan ng outreach program at information caravan sa Barangay Anggapang, Corimao, Ilocos Norte. Ang proyektong ito ng PCOO at DILG ay pinalawak sa pagkipagtulungan lahat ng insya ng gobyerno, gayon din ng mga voluntaryo mula sa mga pribadong sektor at lahat ng gustong magvoluntaryong tumulong sa programa bilang pagsunod sa Whole of Nation approach na magbibigay ng tulong at mga pangunahing serbisyo mula sa pamahalaan. Dinaluhan ng Department of Interior and Local Government o DILG, Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO, Corimao Municipal Police, Maritime PNP at ng 24th IB ang nasabing aktibidad. Iba't ibang ahensya ng gobyerno ay nagsagawa ng information caravan at ipinakita ang kanilang mga programa at serbisyo tulad ng scholarship at livelihood programs na maaaring mapakinabangan ng mga tao sa komunidad. Bukod pa dito ay namahagi naman ang PNP ng mga school supplies para sa mga mag-aaral, face mask, alcohol at feeding activity. Samantala, nagsagawa naman ang mga kasunduluhan ng 24th IB ng libreng gupit at namimigay ng leaflets. Nagpasalamat naman ang mga residente ng nasabing barangay at labis nilang ikinatuwa ang serbisyong hatid ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Mula dito sa Lagang Nilang Abra, ako si Rafael Dugduban, ang inyong kaugnay. Balita, pagtatapos ng pagsasanay ng Candidate Soldier Course Class 709 2021 ay ginanap sa 7th Division CAA Affairs Unit sa La Urnueva, Ecija. Alamin natin ang buong detalye ng balita kay Jomarie Vallejos. Makalipas ang 6 na buwang pagsasanay, nagtapos ang Candidate Soldiers Course Class 709-2021 Cross Train with Infantry Orientation Course Class 03-2021 sa 7th Division CAA Affairs Unit Headquarters, Barangay Canantong, La Urnueva, Ecija, kamakailan. Ang mga nagsipagtapos ay binubuo ng 159 na bagong sundalo, kung saan ang 16 ay special enlist, habang 134 ang kabilang sa mga regular. Pinangunahan ni Major General Andrew D. Costello, Commander ng 7th Infantry Kaugnay Division, ang pagtatapos ng nasabing class na mas kilala sa tawag na nasiglat, na nangangahulugang nangingibabaw sa anumang sitwasyon at ikakarangal na gampanan ang adhikain, layunin at tungkulin. Pinaalalahanan naman ni Major General Costello ang mga bagong privates na maging mabuti at maging isang huwaran, tumalima at makinig sa mga kinauukulan at ibigay ang lahat ng mga kaya upang makamit ang mithiin ng santahang lakas. Ayon naman kay Private Jason Lagasca, isa sa mga nagtapos, masaya siya dahil makalipas ang 6 na buwan na hirap ng training ay ganap na siyang sundalo. Masaya sir, tapos mahirap man pero madami kang matututunan tulad ng disiplina sa sarili, pagkikisama. Hinikayat rin niya ang mga nangarap na maging sundalo na makinig at sumunod sa lahat ng utos ng mga nakakataas. Walang sipag, tapos kung ano man yung ipagawa sa'yo, sumunod ka lang ng sumunod ng sumunod. Lahat ng pinapagawa, may purpose. Nanguna sa naturang klase Private Jimmy Deso Acido, samantala nakamit naman ni Private Lorenzo Castolo Jr. ang Physical Proficiency Award na may pinakamataas na average ng physical fitness test sa loob ng 6 na buwang pagsasanay na nakakuha ng 94.80% na grado. Ang mga bagong sundalo ay maglilingkod sa iba't ibang line units ng 7ID upang makatulong sa mithiin na wakasan na ang local armed conflict sa ating bansa. Mula dito sa La Urnueva, Ecija, ako si Jomarie Vallejos, ang inyong kaugnay. Sa kaugnay na balita, ating mas kilalanin at alamin ang buhay ng mga kandidatong sundalo na magsisilbing inspirasyon para sa lahat. Alam ni natin ang buong kwento kay Patrick Alegre. Alep Mahom! Alep Mahom! To join the army! To join the army! Alep Mahom! Alep! Kasalukuyang nagsasanay ngayon ang mga kandidatong sundalo na nasa 420 kasama na ang mga kababaihan na nanggaling sa iba't ibang lugar ng Pilipinas.
Pinaguhusayan ng 7DTS ang pagsanay sa mga kandidatong sundalo upang malinang ang kanilang disiplina at integridad sa kanilang mga sarili. Bukod sa pagpapalakas ng katawan, nag-aaral din sila ng mga estratehiyang pangmilitar at kung paano ang tamang paghawak ng sandata. Nakita ng aming grupo ang ginagawang pagpapalakas ng mga candidate soldiers bago kumain. Sir! CSC Class 73-2022! CSC Bayan! Designated as Class Major! Request permission to enter the vessel, sir! At ipinasilip din kung gaano sila kadisiplinado sa pagkain. Ang taga-barangay Longos, Malabon City, Metro Manila na si Candidate Soldier Jamil Nestor Santos nahihirapan sa kanyang training. Ngunit porsigido pa rin tapusin ang pagsasanay, una para sa bayan at pa sa kanyang pamilya. So ayun, as a trainee, mahalaga sa akin yung word na unity. At kung may iwan man ako na isang salita na lagi kong sinasabi sa sarili ko, ayun ay yung to get something you never had, you have to do something you never did. Because I found that nothing in life is worthwhile unless you take risk. So kailangan, lagi kang nagtitake ng risk. Sabi nga, try and try until you succeed. Hindi mo ma-achieve ang isang bagay, hindi mo malalaman kung ano ito kung hindi mo sinusubukan. Bilang course director, sinisigurado namin na ang lahat ng kailangang matutunan ng kandidatong sundalo ay maituro. Nang sa gayon ay magamit nila pagdating nila sa field. Nasaksihan din ng aming team kung ano ang mga ginagawa ng mga kandidatong sundalong babae. Pero para kay Candidate Soldier Mary Ann Masikap na taga Barangay Agusos, Indang, Cavite, hindi na niya iniina ang sakit ng katawan at hirap tuwing training. Hindi rin kasi madali ang kanyang pinagdaanan bago makapasok sa military training. Sa training naman, sir, natuto kami na maging malakas. Kasi nung nasa labas kami, hindi kami makatakbo ng ayos, hindi kami makapag-perform ng push-up, sit-ups, or kung ano mang exercise. Nung nandito na kami sa training, sir, nung una, syempre naninibago kami, napapagod, nahihirapan, nagba-backdown. Hindi naman mawawala yun sa isang candidate soldier na nagsisimula pa lang. Pero ngayong isang buwan na kami dito sa training, natuto kami na maging properly. Bilang babae, naging mas malakas kami and yung experience namin sa training bilang babae is natuto kami makibagay na hindi lang kami isang babae. Kaya namin makipagsabayan sa isang lalaki na kung kayang gawin ng isang lalaki, kaya din namin gawin bilang babae. Pinatunayan ang mga kandidatong sundalong ito na hindi lang pala madali ang kanilang pinasok. Para sa bayan, gagawin ng lahat anumang sakit na katawan na maranasan. Ako si Patrick Alegre, ang inyong online. Samantala, samahan nyo naman kaming alamin ang mga binahaging iba't ibang kwento ng mga candidate soldiers ng Artillery Training School. Mag-uulat si Nimpa Bagingan. Kaya ako nagsundalo dahil gusto kong mayangat sa kahirapan ng pamilya ko at gusto ko rin may pakita sa buong tribo kong Blaan na kaya kong magipagsabayan sa ibang tao. Hindi biro ang maatasang humawak ng mga delikadong kagamitang pandigma sa Philippine Army. Azimuth of Play! 1600 miles! US! Kaya upang hawakan ito, libu-libong tapang ang dapat mong hawakan upang pumasok sa Artillery Regiment. Pero hindi ka rin basta makakapasok dito kung hindi ka dadaan sa sariling training school ng Artillery Regiment. 1, 2, 3, 9! 1, 2, 3, 9! 1, 2, 3, 9! 1, 2, 3, 3! Ito ang ibinahagi sa amin ng dating biktima ng MILF hostage taking sa Midsayap, Cotabato. Ako po si C.S. Lucero, Tubong North, Cotabato, Mindanao. Ako po ay naninirahan din sa lugar ng aking mga magulang, which is Samaguindanao. Mindanao. Doon po, sa lugar ng aking mga magulang, nasubukan po namin tumakbo at
magtago dahil sa presensya ng mga kalaban ng ating gobyerno. Nasubukan din po namin ma-hostage ang isang aming buong barangay. Ngunit ngayon po, sa awa po ng Panginoon at sa tulong ng ating gobyerno at kasundaluhan, napanatili na po ang kapayapaan doon sa aming lugar. Ipinaliwanag naman ni Second Lieutenant San Buenaventura, Training Course Director of Class 749 and Class 750 of 2022 ang programa ng Artillery Training School para sa mga candidate soldier. As Course Director, ini-ensure ko na yung program ng Artillery Training School ay ma-impart sa mga bata. So, meron kaming 3 category. So, yung pagiging malakas nila, matalino at disiplinado. We, the candidate soldier, do not lie, sit, sin, nor tolerate among us to salute. Mula sa liblib na lugar ng South Cotabato, isang katutubong blaan ang nagpursige na makatapos sa pag-aaral at naging inspirasyon ang kanyang mga magulang at tribo upang makamit niya ang kanyang pangarap na maging ganap na sundalo. Ako rin may pakita sa buong tribo kong blaan na kaya kong magipagsabayan sa ibang tao. At ako rin po ang kauna-unang nakapagtapos ng pag-aaral sa aking pamilya at ako rin po ang kauna-unahang sundalo na nakapasok po sa aming barangay. Isang mahirap na desisyon para sa isang dating seminarista na iwan ang nakasanayan at ginustong maglingkod sa bayan. Years akong nag-aaral doon, may 4 na espiritu kami sinusunod. Ang una, spiritual. Pangalawa, ang human permission. Pangatlo, ang intellectual. At pang-4, ang pastoral. Isang FAOT, Field Artillery Operations Orientation Training Student, ang nagbahagi ng kanyang karanasan bilang isang babae sa loob ng training school. Ang isang sundalong babae, alam naman natin na mahirap ang training ng isang sundalo. Lalo na kapag kasama mo yung mga lalaki. Kasi sa training, walang special treatment. Kung ano yung ginagawa ng lalaki, ay ginagawa rin naming mga babae. Many are called but few are chosen. Sa dinami-rami ng mga sumubok, iilan lang ang pinalad na makapasok. Iba't iba man ang kwento ng buhay, ngunit iisa pa rin ang hangarin na pagsilbihan ang bayan. Ako, si Nimpa Bagingan, ang inyong kaugnay. Mga kaugnay, alamin rin natin ang tungkol sa basic at advanced infantry courses mula sa Maneuver Center Army Training and Doctrine Command. Tunghayan natin ang buong detalye mula kay Jonah Reyes. Ang Maneuver Center na nasa ilalim ng Land Warfare Center ng Capastradoc ay nagsisilbing training ground ng mga estudyanteng kumukuha ng basic at advanced infantry courses upang mas mapalawak at madagdagan ang kanilang kaalaman at mahasa ang kakayahan ng mga officer at enlisted personnel pagdating sa napili nilang profesyon. Ito ay nakabase sa Fort Ramon Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija. Ayon kay Colonel Ronnie Ebarita, Commandant Maneuver School, nagsimula na silang magbukas muli ng pangalawang pangkat na magsasanay ng basic at advanced infantry course. Meron tayong 2 courses ng infantry NCO basic course. Ito yung NCOBC class 802 and 803 na merong 36 students bawat course, so total of 72. And also, we have the Basic Officer Leader Course 2, class 12 ito, composed of 106 student officers. Ibinahagi naman ni Major Harold Sabalo, Instructor Maneuver School, ang kanilang preparasyon na alinsunod sa health protocols sa nasabing training school. Pagdating nila dito, they will undergo the mandatory 2-week quarantine. And the classes for this period will be conducted through VTC. And after that, we could already
give a lecture face-to-face and also makapag-conduct na sila ng kanilang mga physical exercises. But of course, with the observance of the minimum health protocol. Ang pagsasagawa ng basic at advanced training ay nasa ilalim ng pamamahala ng Army Personnel Management Center na nasa headquarters ng Philippine Army. Nagbigay naman ng pahayag si Captain Ruben Gadut, isang estudyante ng kanyang mga natutunan na magagamit upang makapagbigay ng magandang output. Sa pagiging knowledgeable sa trabaho mo, makapag-produce ka ng isang magandang output na inaasahan naman sa'yo ng iyong commander. So sa tingin ko yun ang pinaka-importanteng impact na maaari namin makuha sa school na to. Ayon naman kay Second Lieutenant Alvin Lugaw, isa ring estudyante, malaking tulong ang mga karanasan na natutunan niya sa Maneuver Center. Mabigyan kami ng idea at saka madagdagan yung knowledge namin sa pagiging platoon leader, sa decision making at saka sa planning process, ma'am. Patuloy na mahahasa ang kasundaluhan upang mas maging handa sa anumang suliranin na kakaharapin upang paglingkuran ang mamamayan. Mula dito sa Palayan City, ako si Jonah Reyes, ang inyong kaugnay. Sa pagpapatuloy ng mga pre-anniversary activities bilang pagunita sa 34 na taong pagkakatatag ng Kaugnay Division ay nagpakitang gilas ang kanilang mga hanay sa warfighting skills sa Kaugnay 34 Shoot Fest. Mag-uulat si Sheila Guerrero. Bilang bahagi ng 34 na taong anibersaryo ng Kaugnay Division ay nagsagawa ng Shoot Fest na pinangunahan ni Major General Andrew D. Costello kasama ang officers at enlisted personnel ng 7ID. Binanggit ni Major General Costello na magkakaroon ng Recognition Day na gaganapin sa 25 ng Hulyo kung saan paparangalan ang mga pinakamahusay na kalahok. Mahalaga para kay Lieutenant Colonel Marcelo Valdez, Commanding Officer ng 69 Infantry Battalion, ang pagkakaroon ng Shoot Fest dahil naiibsan ang kanilang stress at pagod sa trabaho. Sapagkat sa kabila ng aming pagiging busy sa operasyon, sa paghahanap ng mga natitirang guerrilla, ng CPPN-PNDF, naiibsan ang stress ng ating kasundaluhan. Samantala, ibinahagi naman ni Technical Sergeant Marvin B. Damo, 1st Sergeant Delta Company, 71st Infantry Kaibigan Battalion, ang kanyang karanasan at kaalaman tungkol sa paghawak at paggamit ng baril. Nuroon ako ng fundamental yung tamang paghawak ko ng baril. Kaya na-improve ako doon dahil tinuruan ako. Laking pasalamat ako sa kanya dahil sa bagay na hindi ko minanais na maging natuto ako, napasama din ako, pumuputok din ako ng mga level 2, tayo sa level 3. At naging successful para sa akin dahil sa bagay na ito, nagkaroon ako ng proficient. Ayon kay Colonel Randy Pagunuran, Assistant Chief of Staff for Training and Education G8, ang pagsagawa ng nasabing aktibidad ay upang mas mapahusay ang marksmanship skills ng mga personnel ng 7ID. Ipinamalas ng mga kalahok ang kanilang husay sa paghawak at paggamit ng baril dahil bilang sundalo, isa ito sa pinakamahalagang skills na kailangang matutunan ng bawat isa. The Shoot Fest is one of the pre-anniversary activities of the command. Its objective is to upgrade the marksmanship skills of the 7ID personnel. It's a two-day activity. The first day is for the officers and the second day is for the enlisted personnel. The Shoot Fest is a friendly competition being participated by the teams from Headquarters 7ID, from the line units, from the brigade and the battalions, as well as from the post unit of the command. Bilang miyembro ng Philippine Army, nilalayon ng aktibidad na mas lalong maging mahusay ang ating mga kasundaluhan sa paggamit ng baril upang maipagtanggol nila ang ating bayan na 34 na taon ng pinagsisilbihan ng Kaugnay Division. Mula dito sa Palayan City, ako si Sheila Guerrero, ang inyong kaugnay. Sa kaugnay naman na balita, maliban sa Shoot Fest ay sinulong rin ang Kaugnay Fun Run at Tree Parenting Activity upang isapuso ang pangangalaga sa kanilang kalusugan at kalikasan. Magbabalita si Jonah Reyes. Kaugnay sa nalalapit na anibersaryo ng 7th Infantry Kaugnay Division, patuloy ang mga aktibidad na ginagawa katulad ng fun run at tree parenting na inulunsad kamakailan. Bago nagsimula ng fun run,
ay nagkaroon ng Zumba dance bilang warm-up exercise na pinangunahan ng Zumba Sisters. Ito ay dinaluhan ng mga opisyales at mga enlisted personnel sa pangunguna ni Major General Andrew D. Costello, Commander 7ID. Sinundan naman ito ng sama-samang pagtakbo ng bawat miyembro ng opisina at post units sa loob ng dibisyon. Ipinakita ng mga kalahok ang kanilang husay sa pagtakbo at mas pinatibay ang kanilang samahan sapagkat ang mechanics ay dapat 7 miyembro ng bawat team ang darating sa finish line. Kung kaya't hindi lamang bilis kundi teamwork ang susi upang manalo at paparangalan sa recognition day na gaganapin sa mga susunod na araw. Samantala, nagbigay naman ng payo si Technical Sergeant Raymundo Batnag ng Office of the Command Section 7ID sa mga nais rin maging runner at sumali sa mga competition. Ang patuloy na pag-ehersisyo araw-araw at pagsali sa mga physical activities tulad ng fun run, zumba at iba pang klase ng physical exercises habang isinasaalang-alang ang COVID-19 protocols. Matapos ang fun run ay nagkaroon rin ng pagtatanim ng iba't ibang punong kahoy na tinawag nilang tree parenting dahil aalagaan nilang mga puno at sisiguraduhin mabubuhay ang mga ito upang mapakinabangan ng kaugnay troopers. Ayon kay Major General Costello, prioridad ang kalusugan ng bawat isa upang magampanan ng maayos ang kanilang tungkulin na pagsilbihan at protektahan ang bayan. Kasama rito ang pangangalaga sa kalikasan, kaya't isinulong niya na maisama ang ganitong gawain sa kanilang pre-anniversary activities. Samantala, sinabi naman ni Corporal Karen Grace Padilla, isa sa mga miyembro na naggayak ng aktibidad, na nagpapasalamat siya dahil naging maayos ang kanilang mga gawain. Ang kahalagahan ng fun run activity ay ma-develop ang ating physical na stamina o endurance at maging sa ating mentalidad na eksperto sa ating profesyon bilang isang sundalo. Naniniwala ang buong kaugnay division na magiging makabuluhan ang kanilang mga aktibidad tulad ng fun run at tree planting. Isa sa puso nila ang pangangalaga sa kalikasan at maging sa kanilang kalusugan. Mula dito sa Palayan City, ako si Jonah Reyes, ang inyong kaugnay. Ano ang sangay ng 7 Installation Management Battalion ang nakatalaga sa pagtataguyod ng maayos na pangangatawan ng kasundaluhan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng physical fitness test na dating kilala sa tawag na Division Special Service Office? Na mga kaugnay, dahil sa portion na ito ng Tuklas Kaalaman, magmumula ang sagot sa ating trivia question. Ngayong episode, kilalanin natin kung sino ang pinakabago nating kasama sa Tuklas Kaalaman at kung ano at saan ang ating destinasyon ngayon. Excited na ba kayo? Tara, panoorin natin! Hello mga kaugnay, ngayong araw ako muna ang inyong makakasama sa Tuklas Kaalaman. At syempre, nandito pa rin tayo ngayon sa Fort Magsaysay. Halina't bisitahin natin ang 7th Installation Management Battalion, Installation Management Command, Philippine Army, at ang mga nasasakupan nito. Tara, samahan niyo ako! Ang 7IMB IMCOM ay nag-activate noong November 9, 2020. Upang maitaguyod ang Defense Planning Guidance na mandato ng Philippine Army at makamit ang Base System and Support Development na may layuning mapabuti ang paggamit sa military reservation. Kabilang sa mga nasasakupan nito ang Post Engineering Detachment o PED na nagmimintina ng mga pasilidad at infrastruktura sa loob ng kampo. Nandito rin ang Military Police or mas kilala sa tawag na MP. Sila ang nagbibigay ng seguridad sa loob ng kampo. Ang kanilang ginagawang pagbabantay ay hindi lamang sa mga individual, bagkus sa loob ng kanilang nasasakupan.
At hinding silipin ang band company kung saan sila ay nagagamit upang magbigay ng magandang musika ng pagpupugay sa mga arrival honors at iba pang mga programa ng Philippine Army. Ang dating Division Special Service Office o DSSO na ngayon ay tinatawag ng Morale, Welfare and Recreation Center naman ang nagtataguyod sa ating maayos na kalusugan at pangangatawan, kung kaya't sila ay nagsasagawa ng physical fitness test kung saan dito nasusubok ang lakas ng mga kasundaluhan at ito ay kinakailangan ng bawat individual para sa ikatitiyak ng maayos na kalusugan at patuloy na pagsiservisyo sa bayan. Ang 7IMB ay patuloy na nagbibigay ng dekalidad na serbisyo para makamit ang kanilang misyon na iniatas ng Higher Headquarters, particularly sa Headquarters 7th Infantry Division, Philippine Army, at iba pang mga units na naririto sa loob ng Fort Magsaysay. Yan ang ating tuklas kaalaman sa araw na ito. Sabi nga ni Dominic, makulay ang buhay basta't kasama ang inyong kaugnay. Muli, ako po si Dana Neri, ang inyong kaugnay. Ano ang sangay ng 7 Installation Management Battalion ang nakatalaga sa pagtataguyod ng maayos na pangangatawan ng kasundaluhan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng physical fitness test na dating kilala sa tawag na Division Special Service Office? Ang tamang kasagutan, Morale, Welfare and Recreation Center. Thank you so much, Dana, at congratulations muli sa ating mga lucky winners. At iyan ang kalipunan ng mga balita sa nagdaang linggo. Sa ngalan ni Major General Andrew D. Costello, Commander ng 7ID at ng Team Kaugnay, ako, si Judy Tembe Chabe ng Division Public Affairs Office, hanggang sa susunod na Biyernes, alas 12 ng tanghali, sa Kaugnay Virtual TV. Kami ang inyong kaugnay sa kaligtasan, kapayapaan at kaunlaran. Magandang tanghali, mga kaugnay. Maraming salamat po. Serbisyong makabayan.